Nagbabalik po ang umagang kay Ganda na sa 24,000 ang mga estudyanteng enrolled ngayong taon at mahigit 3,000 dito ay mga freshmen o yung baguhan. Mm-hmm. At para pag-usapan po ang ginagawang pag-aanda ng universidad, kasama natin ngayon, walang iba, kundi ang chancellor lang naman ng UP Diliman, Dr. Michael Tan. Magandang umaga po. Hi, Chancy! Hi! Hey, yung iba, prelims na o katatapos na, ngayon nagsisimula pa lang. Ano ba to? Dineside din nyo, kinumbinsi o nagkasundo ang buong UP community? Ang buong UP system nagkasundo dito. Pero ang haba ng proseso, umabot ng isang taon bago pinayagan na magbago ng academic calendar. Lagi sinasabi, iniiwas daw doon sa tag-ulan, ang June-July, yun ba talaga ang ganda? Hindi naman, iba't ibang dahilan. Yung isa, yung para mag-synchronize sa buong mundo, karamihan ng mga bansa ngayon ay September, August ang isa. Pero may isa pang dahilan, yung continuity ng pag-aaral. Kasi dati, di ba, nag-umpisa ang second sem ng November, Disyembre, break, Christmas break. Pagbalik, ano eh, hangover pa yan. Ang hirap yun talaga mag-umandar ulit. Oh. Dire-diretso. Dire-diretso na sa'yo. Kahit ako. Chancy, may tatanong ako sa'yo. Sabi nila, madami na daw pang mayaman na daw itong youth school natin. Oo nga. Sabi nila, UP, pang mahirap, pang probinsyano. Ba't ganun? Pagdating mo rito, moro prado yung kotse. May mga mahirap naman pumapasok, pero we all agree also na kulang na kulang, no? At maraming binabalak sa academic affairs, student affairs, and community affairs na mag-mentoring program, sana sa high school, parang yung isang eskwela, Ateneo, gagayain din namin papasok na rin. Dyan sa Katipunan, oo. Yes. And may balak din na mag-reviewer online, no? Para mas madami ang maka-access. Pa ngayon. Hindi po lahat ay nakakaalam na ang sistema ng edukasyon dito. Ang mayamang estudyante pumupunta rin sa mahirap dahil socialized ang tuition. Mm-hmm. Hindi po ba ganun po ang sistema dito? Yes, sa income ng depende pamilya. Depende sa kakayahang magbayad ng isang pamilya. Pero maliit pa rin eh. Magkano ba maliit, pala per unit? Ang lumalabas mga 20,000 a semester. And we're really subsidizing the rich, kung totoo. Parin eh, mababa pa din eh. Pwede pang singilin ng mas mataas ang mayaman. Mm-hmm. Ano? Ganun. Aray ko, pasensya na eh. Para naman nakatulong. Manda kayo sa mga rally dyan. Mga 120,000 per student ang gastos namin. Sa isang average ito? Per year, yes. Per year. 20,000. Nagkaroon po ba ng innovations dun sa payment system? Yeah, we're very proud na debit card. What's meaning that? The bank ATM card dapat may laman, syempre. No? isa swipe na lang na gano'n. Isa swipe nila. No? Hayaan mo, in next year credit card na, pwede na. Pwede na rin. Ewan ko kung pwede yung gibs na 3 gibs, 6 gibs. Isa sa umaga, isa sa hapon. Chance ito. Kasi dati alala ko, nung estudyante pa lang ako dito, problema na yung security. Basta, forever na yan eh. Ngayon na lumalaki pa yung campus natin, papaano natin na i-ensure na ligtas naman yung mga mag-aaral natin dito? Siyempre maraming kailangan gawin dito. May security guards, may tinatawag na SSB. We have our own parang para security. You know? But we need more lights around the campus, sa Oval. No? Dumami nga po. Yes. At kailangan mag-cooperate din ang motorists. No? Ang dami ang susungit nila pang hiningi yung license nila. No? Kasi porous ang campus, ang daming madaling pumasok, madaling lumabas. So we need that. May license, may sticker system kami. No? For certain portal. Marami nga po nagugulat dati, siguro mga 10 years ago, 10 or 15 years ago, akala na still in effect na kung pumasok ka sa isang gate, pwede kang uling lumabas sa kabila. Hindi pala. Then, may mga pagbabago na po sa gano'n. May piling-pili na portals na for entry and Katipunan Avenue is down here sa itong basta apat, University Avenue. City Garcia. Pati paglabas, kailangan may identification. Chancy, siguro maganda ipakilala natin yung mga natin at saka mensahe na rin po sa mga taga-iskot-iska natin. Yes. So si Dr. Benny Pacheco ay Vice Chancellor for Academic Affairs. Si Dr. Neil Santillan, ang budso namin, Vice Chancellor for Student Affairs. No? Dr. Nestor Castro, Vice Chancellor for Community Affairs. Very heavy work kasi 70,000 informal settlers natin. Dr. Danny Silvestre, head ng Office for Initiatives in Culture and Arts. No? And Andriel Tiatko, Diliman Information Office, taga-coordinate ng lahat na ito with babata ABS-CBN. Na pala, no? Baka hindi lang, syempre, kailangan. Baka hindi lang alam ng publiko. Babata, ito po mga kasama namin eh. Hindi ba sa mga guro o maestro at maestra dito sa UP, sila rin po yung mga kinakausap ng gobyerno pag kumukonsult at nagtatanong ng datos at impormasyon tungkol sa ating lipunan.
sila din yung pinanggagalingan ng mga katulad ng mga senado na at kongreso ng Malacanang. Nagtatanong din sa kanila. Yes. So, ewan ko kung nakikinig. Kung nakikinig. That's a different. Magkaiba po yun. Ang pagtatanong at makikinig. Ay nako. Anyway, sabi nga nila, dapat makialam pa rin tayo. Sabi nyo naman tayo sa UP, sana tuloy-tuloy yung itinuturo po nyo sa inyong mga mag-aaral at inyong mga graduates. Chancy, thank you very much. Thank you very much. Salamat po sa inyo. Maraming, maraming salamat. Chancellor, Doctor na Chancellor pa, Mike Tan.